Kamusta mga future kapitbahay? For today's vlog ay hindi muna foreclose na bahay ang aming i-feature. Yan, so house update muna tayo sa aming idadagdag dito sa aming bahay. Yan, so meron po kaming biniling solar light na ang brand po ay Bosca sa Lazada. Yan, so ito na po yun. Naka-unbox na. Yung klase ng plastic niya medyo parang manipis lang siya, hindi siya ganun kakapal na plastic. So, hindi ko lang alam kung tatagal ito. Ito po ay 800 watts ng Bosca. Ang price ito kay Lazada ay 2,160 pesos. Yan. So, ito po yung remote at saka meron siyang kasamang battery. Tapos, ito yung solar panel niya. Yung solar panel niya parang medyo maliit siya. Tapos, ito na yung mga bombilya. Ito yung sensor. So, meron po yung sensor, pwede mo na siyang i-automatic kapag ka wala namang tao doon sa may area ng ilaw, magdidim siya. Tapos kapag ka meron siyang na-sense na tao, iilaw ulit siya ng malakas. Yan, so nilabas na po natin. Meron kaming dalawang binili na solar light na ang tawag po dito ay UFO. Isang ito ay 800 watts. Tapos, nung malapit dun sa may sasakyan namin, yan, so ilalagay namin dyan nung 2,000 watts na UFO, Bosca din siya. Para kahit wala pa kami sa bahay, meron na siyang ilaw sa gabi. Yan, so ito na po, nakakabit na. So, hindi ko yung magkasabay na binili, pero magkasabay ko siyang kinabit. Yan, so ito na po yung iilawan natin sa gabi. So, ito po yung 2,000 watts na Bosca solar light. Diyan namin siya nilagay para medyo maliwanag sa gabi pagdating doon sa may sasakyan. Ang price ito sa Lazada, itong 2,000 watts ay 3,101 pesos. Tapos, ito naman ulit yung ating 800 watts. Yan, so dito namin siya pwenesto. Tapos yung pinaglagyan ng UFO mismo, yung parang pipe, nabibili din yan sa Lazada na kasukat niya. So, ang brand din yan ay Bosca din. Yan. So, ito yung view dito sa gate ng bahay namin. Tapos, ito ulit dun sa may bandang gate. Yan. So, medyo maganda naman yung tsura niya. Yan. So, gabi na. Matatry na natin nung liwanag ng Bosca. So, ito yung 2,000 watts. Kung mapapansin mo kanina, paglabas natin ng pintuan, umilaw na siya. Ayan. So, napakaliwanag po dito sa harapan. Ayan. So, sulit naman nung binayad. Sana lang ay tumagal talaga ito. Kasi nung una naming floodlight, inabot lang siya ng 1 year and 9 months. Busted na. So, ito na po yung 800 watts sa may kabilang side niya. Yan o, maliwanag na. Ako ayoko talaga ng bakura na madilim. Kaya nag-decide ako na bumili ng Bosca solar light. Sabi ni Bosca solar light, kiniklaim nila na meron silang 5 years warranty. So, paano kaya yung floodlight ko na 1 year and 9 months pa lang sira na agad? Mapapalitan pa ba yun? Sabi doon sa may Lazada specs ng Bosca, ito daw ay, ang working time daw niya ay 12 to 15 hours. Yan, so based sa observation namin, itong 2,000 watts, umaabot talaga siya hanggang umaga. Tapos yung 800 watts, minsan 4 o'clock pa lang nakadim na talaga siya, hindi na siya lumiliwanag. Siguro dahil lang mas maraming dumadaan dun sa kabilang side compared dito sa may tapat ng parking namin. Yan o, so maliwanag na talaga. Itong Bosca namin, pang 3 at pang 4 na beses ko nang bumili. So yung una naming Bosca ay yung floodlight, tapos yung pangalawa naming Bosca yung nasa may harap rin ng bahay. Yung pangalawa namin biniling Bosca, umaabot lang yun hanggang alas 12 ng gabi. So, 5 hours lang. Yan. So, maliwanag na ang aming bakuran. So, mapapansin naman talaga ninyo talagang lumiwanag na dito sa labas. So, before nung wala pa kaming
solar light sa labas. So madilim talaga dito kasi dito sa aming subdivision wala kaming street light. So ngayon dito sa area namin ng bahay namin eh yung paligid ngayon maliwanag na. So hindi naman na nakakatakot maglakad. Yan, so soon doon sa may parking sa may kabilang poste, pag nakaluwag-luwag eh magdadagdag tayo ng 800 watts para kompleto na at maliwanag talaga. Yan, so ito po ang gilid ng aming bahay. Maliwanag naman na siya. Compared dati na wala pa eh mas okay na siya ngayon. So sana lang boss ka na yung 5 years warranty mo eh talagang umabot ng 5 years itong solar UFO namin. Yan, so hanggang sa muli mga future kapitbahay. Paalam!